Previously on Steven. Ito, nagkaroon ako ng problema kay Skiffer kasi noong summer, di ba, sobrang init. Nagkaroon siya ng tics, naglagas siya ng coat. Kaya parang medyo nahihirapan ako. Iniisip ko, gamitan siya nung mahal na binibili ko before when I was still doing dog show. Ang problema, it's so hard to find kung nasan siya. Kaming umalis nitong dalawa ulit after akong iwanan ng tatay niya. Sa akin lang naman, kung nanonood yung tatay mo, Skiffer. Kung napapanood mo to, ikaw na nag-iwan sa aming mag-ina. Abandonata kami. Alam mo yun, I had to take care of Skiffer on my own. Kailangan ko siyang bilan ng dog food on my own. So we just got here sa Hagonoy, Bulacan. First time natin sa Hagonoy, Bulacan. May mapit dito. Cute na ano ba siya? Na aso. Mga stud na ano, aso. Stud? Oo. Wala ka, sir. Bakit? Kailangan ba shooter? May kami ng shooter dito, sir. Hindi ka na kailangan ng shooter. Magalingan tayo mag-shoot, eh. May refer akong shooter sa dito, sir. Talaga ba? Good morning, crazy people. Kakagising ko lang. At ako ay magtatrabaho na. Ano, wala lang. Isishare ko lang sa inyo kasi I got to meet Pia Wirtz back sa isang event. Na-invite ako at kasama ako dun sa isang event. Oh, lumilevel kay Pia Wirtz back. Hindi, isishare ko lang sa inyo kasi sobrang love ko si Pia. Hindi ako ma-pageant na tao. Wala akong alam masyado sa mga pageant. But ever since she won, parang naging curious talaga ako. And yun nga, fina-follow ko siya sa Instagram. Pinapanood ko yung mga videos niya. And sobrang siyang nakaka-inspire kasi if you guys don't know, lagi kong pinapasok yung mukha ko sa katawan niya. Kasi wala lang. Ay, may Pia ba? Ano to? Pwede nang ipo-face swap. Medyo magkamukha na. Nakakatuwa lang. Tapos, I have a lot of lessons to learn from her. Kasi, she never gave up dun sa binibining Pilipinas. Ilang beses siya nag-attempt. And that only goes to show na parang, if you really want something and you believe in yourself, talagang may patutunguhan ka. And what's nice about her is that she brought back honor to the Philippines when it comes to pageantry. Parang ang tagal lang hindi nananalo ng Miss Universe in Philippines. And because of her, she won. Wala lang, may mga rumors pa na hindi naman dapat siya mananalo, hindi siya yung bet ng mga organizers. But alam mo yun, she really strived hard to win. Tapos at the same time, above all the glory she got after winning Miss Universe, she remained humble. Sobrang ano siya, sobrang genuine niya na tao talaga. Parang she never, hindi umakyat sa utak niya yung success niya. Pangit ko pala. Pagising, ang pangit ko pala. Wala lang, kasi parang na-experience ko yan. Parang yung mga nagbablog pa lang ako, nung bago-bago pa lang ako. Meron mga mabilis umangat. Well, hindi naman maumangat talaga, pero parang nakakuha sila ng ilang views. Tapos lumaka agad yung ulo nila. Ka 2,000, 3,000 subscribers agad sila nung time. Tapos ako 500. Tapos yung views ko ang bababa. Tapos sila nakaka 1,000, 3,000. Parang ang laki-laki na nung time. Eh, the thing is, gumagamit naman sila ng pangalan ng ibang tao. Parang nilalagay nila yung pangalan nila ganito, ganyan. Para makakuha ng views. Tapos syempre, pag binalikan mo yung channel, hindi na tungkol dun sa taong pinost nila originally about na sa kanila. Eh, hindi na gusto ng tao. So parang wala na, naging stagnant na sila dun. Kasi ako kasi, I don't want to do that. Gusto kong magustuhan ako ng tao for myself. So parang pinaglalaban ko yung prinsipyo na yun. Tapos lumaki agad yung ulo nila, ayun, wala na tuloy nangyari sa kanila. Kaya yung lesson dun, dapat stay humble all the time. Huwag mong pagyayabang yung konting na nakamit mo. Kasi walang-wala pa yan sa iba. Dun ko napatunayan yun. Walang-wala pa yan sa ibang tao. Be kind to people. Be humble. Keep your feet on the ground. Kasi hindi mo alam kung kailan babagsak yung paa mo ulit sa lupa. So dapat laging nandyan lang yan. Huwag mong ka magyayabang just because meron kang achievement na nakuha. Kasi alalahanin mo, mas maraming taong successful sa atin. You always have to know your principles in life. Kindness can always get you a long way, so never forget that in your heart. Dati kasi sama-sama na ugali ko until I realized na parang, hello, you're not all that. Ang dami mas okay sa'yo. Hey crazy people, how y'all doing today? It's a brand new day and we are going to this launch of Theocell. It's
I'm not sure. It's a supplement, dietary supplement yet. I'm not sure. Pero what I'm really excited about is nandun si Heart Evangelista. Siyempre, kaedad ko to si Heart eh. 30 plus na yata siya. Gusto ko lang malaman kung sino bang mas maganda sa amin dalawa. Heart, humanda ka na. Kasi pag nakita ko ni Chiyosh, pag nakita ko ni Chiyosh, I'm very sure mako-confuse siya. Kahit nakasal na kayong dalawa. Hey, ano pag ginagawa mo? Ha? Ano pag ginagawa mo dito? Ha? Arte-arte mo, bibilang kita ng food mamaya, ha? Okay? Being in my shoe is not an easy thing. Almost all of my friends are already married, having kids, and starting their lives as a family. Sabi nila, maswerte daw ako dahil I only need to worry about myself. Sila raw, they have to think about their family. But am I really lucky if I'm alone? The longest relationship I've had was 7 years. Akala ko, pag umabot ka sa ganun, eh forever na yun. Unfortunately, hindi pala. Based on my experience, being in a steady relationship is very difficult. And I always ask myself, why? And because of this, it got me thinking, how do you make a relationship last? Hey crazy people! Dito na tayo sa Plaza Ibarra. Ang gulo na po ng aking hair, no? And daming media dito. Parang gusto kong gusto kong gumawa ng skandalo. At ito ba? Ang sakit ng ansamanan sa pakiramdam ko na ang ganda-ganda na upuan ni Heart. Ayan, no? Bakit hindi ganyan na upuan ko? Ay, sabi mo sa akin, na meet and greet mo. Sabi ka sa akin. Sa meet and greet ko, gusto ko ganun din yung upuan ko para maramdaman niyo yung... Ang layo-layo ko sa inyo. Gusto ko maramdaman nyo na hindi tayo pantay. Alam mo, hindi ko alam kung ba't ako na-invite dito sa totoo lang. Bukod dun sa thought na ahawig kami ni Heart. Pag ganito talaga si Jeez, lalandiin ko siya. So, sobrang ganda ni Heart. Nakaka-insecure. Sobrang ganda niya. Ba't ganun? Ba't? Binapawid ko yung sasabi ko, hindi pala ka magpaka. Guys, I found the love of my life. Grabe kayo! Mag-focus tayo kay Heart! How different is Ayosa amongst all other brands, especially the new brands here? Well, I guess what are the kind of doctors are for it? Teka lang. Okay, lalapitin na natin yung kamukha ko. Oh my god, crazy people. It's so crazy. Saka may balita kasi na magkamukha raw tayo. I love it. Why not? Your skin is more nicer than me. No. I talk about relationships. How do you maintain your relationship with surgeries? I think you really have to find the perfect one for you. Hindi pwede ikaw lang nagtatrabaho sa isang relasyon. It's a give and take. And it's not all about love, romance, magic, sparks. It's about the friendship. Kasi yun ang lasting. Kaya hindi mo kailangan maghanap ng perfectong tao. Basta swak kayo, okay na yun. And it's not always romantic. You have to be really good friends for it to work. So it's going strong. Yes. So ikaw, kamusta love life? Thank you so much. Kaya mo yan. Thank you. Bye. Wala pa rin tigil ang ulan, ano? Paulit-ulit pa rin ang ulan, ang lakas-lakas pa rin ang ulan. Anyway, may gagawin ako ngayon kasi meron akong friend na lalaki sa ha, ang hilig niya magsuot ng pek-pek shorts. Hindi ko maintindihan kung bakit at alam ko na papanood mo to. Hindi ko lang masabi sa'yo ng diretso na nakaka-lurks. Nakaka-lurks yung pek-pek shorts mo. Tapos ako pa daw yung baduy kasi daw ang hilig ko sa cargo pants. Eh, diba, kaysa naman yung pek-pek shorts na kulang nalang pakita mo yung itlog mo. Pero anyway, tatry natin, no? Gusto ko lang din masubukan kung ano mang feeling nagsusulot ng pek-pek shorts. So gagayahin natin sa tatry kong gumupit ng
lumang damit. Ganito kasi yung itsura ng mga sinusuot niya. Ganyan. So, ngayon, wala lang ganyan. Maghahanap na lang tayo ng old pants. So, pitin natin. I will try to make it look like that. And ito na nga, minakuha na nga ako. Yan yung pants na gugupitin natin. And maikli talaga, di ba, above the knee. So, tignan natin kung hanggang saan. So, hanggang dito sa lagi nag-aano yung ganyan. Tatayin na natin gupitin. Ang problema ko dito, ang liit nung... Ito lang yung kunting ko. Sobrang liit. Paano ko magugupit? Ganto kalit. Bahala na nga, nakakainis. Anyway, try na natin gupitin. Pero kailangan meron siyang himulmul eh. Paano ko ba lalagay ng himulmul to? Diyos ko, sana pantay yung pagkakagupit ko. Ginagawa ko to para makita mo na sinusuportahan ko yung mga gusto mo sa buhay. Magsusuot din ako ng denim. Ay, magsusuot din ako ng pek-pek shorts kahit na hindi ko talaga trip. Okay. So. Diyos ko po, paano ko papantayin kasi na? Alam ko, natutupiin ko. Para alam ko kung pala yun, diba? O, ayan. O, edi okay. Nakakuha ko na, ha? Hindi ko alam mo minsan, iniisip ko nga ba, dahil lagi yung sinasabi na ang baduy ko daw, iniisip ko tuloy, baduy ba talaga ako? O siya yung baduy? Eh kung siya yung baduy, tapos hindi siya nakikinig sa iba, sasabihin niya ibang tao. Alam mo ito ha, sasabihin ko sa'yo, honestly, wala pa nagsasabi sa akin na baduy ako. Siguro I just wear clothes na sobrang walang pakialam. As long as it's comfortable. Pero like, not super baduy. Like, I wouldn't wear pek-pek shorts. Okay, nagupit ko na siya. Pero paano natin lalagyan ng mga tastas? Kasi yung sa kanya, maraming tastas. Paano ba yun? Gigintihin ko. Tapos may mga butas-butas pa yun sa kanya dito. So, lalagyan din natin ng butas. Kasi ganun siya, parang cool. Parang hindi ko alam kung gusto ba yung gusto niya pakita yung itlog niya sa sambayan ng Pilipinas. Hindi ko gets ha. Kanya-kanya naman tayo may fashion sense, pero sometimes, yung lugar naman natin. Nautot ako! Baka naman masyadong maiki ito. Oh my God! Super eclair! Philippines is a former martial artist. Ano ba yan ang pang? Isa na naman pong kabaliwan ang ginawa natin today, no? Pero at least may natutunan kayo how to make your own pek-pek shorts. Sobrang dali lang. Kailangan lang ng used denim na pants at saka scissors na ganito kaliit. Ski for dinner. Siguro nga tama si Hart sa sinabi niya. Siguro nga we should stop worrying about the little things like bagay ba kami ng taong dinidate ko? Do we have chemistry? Do we have a connection? Ano na lang sasabihin ng iba kasi mas maganda yung ex ko kaysa sa kanya? Do these things really matter to make a relationship last? And then I realized, maybe we should start focusing on building a solid foundation. Perhaps being friends first and hope that it would blossom into something beautiful. Ang sarap siguro isipin na yung taong mahal mo eh best friend mo din na makakausap mo about everything. Ang sarap siguro isipin na itong tao na to eh masasandalan mo during your weakest moments at makakasama mo during your time of happiness.
If you build a relationship out of friendship, then you can be sure that there will always be trust, honesty, and respect.